And we are back. My name is Pao Salud. Welcome po sa another edition of the POWCAST SPORTS Boxing Commentary Live Talk Show. At this is the second card. Ito pala yung setup nila, no? Yung Showtime, meron silang 5 championship fight. Yung first card, yung kay General Casimero, kay Brandon Figueroa, at saka kay Jermell Charlo. Panalo po lahat sila. Nadepensahan po lahat ng champion. Ito po ang second card. Ang mga lalaban ay tatlo rin. So, ang unang-una natin ipapakita ngayon ay ang laban ni Danny or Daniel Roman versus Juan Carlos Payano. And then after that, si Luis Neri, and then Aaron Alameda, and then si Jermell Charlo versus Jason Rosario. Hindi natin ipapakita pala, iko-komentaryo lang natin. Alright, they're now on top of the canvas inside the ring. And thank you very much sa mga bagong member po. Thank you very much. My name is Pao Salud. I'm from the Philippines, and we're doing a live boxing commentary of the Daniel Roman versus Juan Carlos Payano fight. Jimmy Lennon introducing them. Good afternoon. I've started this at around 7 o'clock. 6 o'clock, I'm already preparing. This is a total of 6 fights that I'm going to be doing a live stream commentary. So please join me. Please share. And hopefully, you're still okay. And yes, nanalo po si General Casimero kanina. Panalo po siya by a third round TKO. Again, ito pong magkalaban ngayon na pinapanood natin ay ang laban po ni Daniel Roman at ni Juan Carlos Payano. Iinom lang ako ha. Okay, this is a battle of world rank contenders. Juan Carlos Payano, naka gold and white shirt. He's being introduced. 21 wins, 3 losses, and 9 wins by knockout. He is 36 years old. He is 5'5". And he just came from a loss against Luis Neri. And then he won again, Damian Vasquez. And then lost again to Naoya Inoue. So he lost to the top guys in the division. Tingnan natin if he still got what it takes. Juan Carlos Payano, as I've been saying, guys, dapat ito yung nakalaban ni Raymond Gabalio eh. Kaso, hindi natuloy. Danny Roman, ang ini-introduce ngayon, ang kanyang record po ay 27 wins, or 26 wins, 3 losses, and 1 draw. Introducing the baby face assassin. Okay, first fight of the second card. It's a different setup. Johnny Callis is the referee. My name is Pao Salud. If you haven't been subscribed to my channel, please subscribe. What we do here is we cover Filipino boxing and international boxing. I apologize if most of the most of my commentaries are in Filipino. We have a lot of Filipino boxing fans, but I know this is an international bout, so we'll try to see if we can commentate in English as well. Good morning, Sir Pao. Shout out. God bless. Thank you very much for joining me. I know there's a lot of people who have joined me earlier, about 3,000 of them watching the General Casimero commentary, and then because I did separate commentary for each of the fight, just in case you're not watching this live. So at least you can watch the commentary per fight. All right. So here we go. This is the first fight of the second card, the fourth fight of the day. And we have Danny Roman and Juan Carlos Payano. Super bantamweight bout, non-title shot. Juan Carlos Payano wearing white and gold trim. And Danny Roman or Daniel Roman is wearing blue with white trim. Danny Roman is 30 years old. Scheduled for 12. Magandang umaga. Pag may mga shoutout kayo, every end of the round, mag-shoutout ako. Kwentuhan ko lang kayo. Again, I'm so proud of General Casimero because General Casimero won the fight. Habang wala pa masyado nangyayari sa laban, I just want to show you this real quick video of Janriel Casimero na sined niya sa amin. Nag-push up siya dito eh. Ito pa yung nangyari. One. Angas talaga.
angas ni General Quesemero. Luis Neri, after this, abangan natin yung laban ni Luis Neri. So, gagawa ko ng panibagong live. I-comment nyo na kagad doon sa ano, nakalagay naman doon sa channel ko, upcoming stream. Doon na lang po. Shoutout, Louis Jumawan. Shoutout, John Michael Butter. After nito yung laban ni Neri, kasi meron lang malakas. Pa-shoutout, Luigi Jumawan. So again, Daniel Roman and Juan Carlos Payano on the... on the live stream right now, boxing commentary by Pau Salud, pa-subscribe, pa-share. And panoodin niyo, marami tayong video, marami tayong interview. Mamayang gabi, meron tayong Boxing Talk Pilipinas Fans Night where we get to talk to not boxer but fans. So, ang special guest natin is si JL Martin, ang kapatid mo ni Carl James Martin. Kung gusto niya siya maka-video chat, sumali na kayo. So, please support Philippine Boxing, please support POWCAST SPORTS. Salamat po. Juan Carlos Payano and Danny Roman, round number one is the fight that's happening right now. And my system is hanging a little bit. The main event for this card is Jermel versus Rosario. And co-main event is Luis Neri. Hintay-hintay lang tayo. Anong prediction mo sa laban na ito, Sir Pao? Sa laban na ito, I give my money dito po kay ano. Sa kalaban ni Juan Carlos Payano kay Danny Roman ako dito. Danny Roman just came from the both of them came from a loss, split decision loss naman yung kay Danny Roman against Akhmadeliev. So I think both of them wants to get a win, but Danny Roman I think has the upper edge here. So that's my prediction, paring RJ. Shout out Denver. Tapos na po yung first round. Marvin, Idol, from Dumaguete. Hey, kumusta ka dyan sa Dumaguete? Sa kapanood, Idol, yung mga full fight. You need to have a pay-per-view access. Hanap ka na lang ng link doon sa mga illegal na link. Kasi bawal tayo dito magpakita. Dahil alam naman natin na pag nagpakita tayo, alam mo sigurado ko yung mga nagpakita, napanood nyo na highlights. Pagkatapos nyo, mamaya-maya check-in nyo kung nandoon pa yung highlights. Na-down na yun. At pag na-down yun, strike yun sa YouTube channel nila. At baka hindi sila kumita. So, that's the problem. Lalo na pag mahaba. Akala ko si Gabali makalaban ni Payano. Yan din ang akala ko. Anyway, round number 2. Hindi po natuloy yung laban nila. At ito, si Daniel Roman. Ang kalaban ngayon ni Juan Carlos Payano. Juan Carlos Payano looks a little bit bigger than Danny Roman right here. This contest is at the super bantamweight, which means 122. Siguro nahirapan itong si Payano na mag-118. Kasi po, 118 po si Raymart Gavalio. And Juan Carlos Payano being attacked right here by Roman. Daniel Roman or Danny Roman. Ay. Ito na ha. Round number 2 pa lang po tayo. First bout of the second card. Pang-apat na laban po. Ang magkalaban po ngayon. Second round, Daniel Roman versus Juan Carlos Payano. My name is Pau Salud. I'm doing a live commentary. You can shout out. You can be a member of POWCAST, by the way. Just wanted to let you know. And then mamaya, imbitahan ko ulit kayo. Boxing Talk Pilipinas Fans Night ha. Pakita ko ngayon picture ng guest ko para ma-entice kayo sa mali. Kaya ako, nag-send sa akin yung message yung show boxing eh. Kinabahan ako. Alright, round number 2. Wala masyado nangyayari. They're just utilizing the jab. Umuurong-urong dito si Daniel Roman. Ay, si Juan Carlos Payano. He did a counter. Tinamaan niya sa ulo itong si Daniel Roman. Muntik na siya ma-corner. Nakawala siya sa corner. And right now, they're in the middle of the ring. Ingat-ingat sila. Ingat-ingat yung laban ng pa so far. Nothing much happening. Technical ito kasi si Roman Lumaro eh. So, Juan Carlos Payano, tingnan natin kung if he make this a brawl. Pero, ang based on sa nakita natin, this could go for the full 12 rounds. So, we don't know that because they're still hitting heavy punches, 36 seconds left.
in round number 2. Yana. 22 seconds left. I actually failed to score this one, so I don't know who won round number 1. It's not clear. Boo! But it looks like it's Daniel Roman round 1 and round 2. 10 seconds. Pwede na pala ako mag-predict. Puro tama yung predict ko. Chamba lang. Hindi, kasi pag mag-predict ka, doon ko sa llamado talaga. Ito po yung guest natin na mamaya po. Sana panoodin niyo po kami, 9 PM, Boxing Talk Pilipinas Fans Night. Pumunta po kayo sa may description doon sa, hanapin yung upcoming live stream na may mukha niya. Tapos, i-click yung StreamYard na link. Tapos doon tayo mag-video chat. Okay? Alright. Shout out. Search nyo amigo. Type nyo name ng versus name versus 2 boxer. At yun, mapapalood nyo na nyo. Boss Pao, sino nanalo kina Neri? Next po yung kay Neri. Next. So, doon sa isa, Ricardo, doon sa isa kong live stream, sa upcoming live stream, meron akong Luis Neri versus Alameda commentary. I-notify mo na yun para pag nag-live ako doon, ma-notify ka na. After that, after this fight. Round number 3. Juan Carlos Payano, ha? Huh? Big family, 4 boys, 3 girls? Is that right? Daniel Roman po is trying to get a win. Against, of course, Juan Carlos Payano, kagaling na sa talo. Pareho silang galing sa talo. 27 wins, 3 losses dito kay Daniel Roman. From Los Angeles, he's called the babyface assassin. 30 years old, ha? 5'5". Alam mo, yung sa mga lumalaban kanina, ang daming mga bantamweight, super bantamweight. Lahat ito, posibleng ding mga kalaban ni General Casimero. So, abangan na rin natin. Alam mo, kanina rin pinag-usapan, explain ko lang sa inyo, nung nanalo si General Casimero, pinag-usapan ng mga commentator, sa December 12, mayroong isang Pilipino na lalaban kay Nordino Baali na si Nonito Donaire. At pinag-usapan yung Pilipino versus Pilipino na mga kano na posibleng mangyari. Ibig sabihin, kasi pareho silang sa PBC, mas madali mangyari yung laban. Pero, syempre, ang gusto pa rin ni General Casimero, mga laban sana itong si Naoya Inoue na tinawag niya na ngayong pagong, hapon na pagong or Japanese turtle dahil nagtatago. So, yun lang po. Juan Carlos Payano, Baby Pacquiao ang tawag sa kanya, ha? Sa kanyang ring name, Baby Pacquiao. 5'5 din ang height at yun nga, yung dalawang huling talo niya, dun sa malalakas, kay Inoue at saka kay Neri. So let's see if this fight para kay Juan Carlos Payano is kind of a fight that will kumbaga validate if he still belongs in the top tier of the bantamweight or the super bantamweight division fighting against Daniel Roman. Daniel Roman, obviously a top challenger, a top boxer, is a very good test. Ito actually yung tingin ko na magandang card. Kanina, ang ganda rin ng mga card kasi talaga maganda yung mga record na magkakalaban. And there could be a possible upset. But everyone depended on their belts. But again, it is a good matchup on paper. And Payano, good body shot, 2 combination, head and body. Ang lalakas ng mga binibitawhan. Ang ganda, kaliwat kanan. And looks like Juan Carlos Payano is unleashing a barrage of punches na galing sa ligod na sobra dalagang with the intent to knock out. Ito pong si Daniel Roman ay ang dati pong WBA Super World Bantamweight Champion, IBF. At saka talagang magaling din ito. So, former champion. So, this is a world caliber fight. And round number 3 action, maybe we'll go to
Roman. I mean, the Juan Carlos Payano, I think. Payano ko sa third round. Okay, let me go to the comments. Sir, pa-shoutout naman sa asawa ko. Inaantok na po. Franz Pilaez. Sa asawa ni Franz Pilaez, gising-gising daw. Ano, baka hindi ko pa kumakain. Ate ni Carla Miss. Pabanggit na name ko, sir. Pow, God bless and more power to you. Raymond Velasquez, hello, kumusta ka dyan, pare? Thank you very much for watching. Salamat sa suporta. Sana nakahit ka ng notification bell para hindi ka nakakamiss. Alam mo, ang daming nagsasabi, subscriber, that's tinatanong ako ng mga tanong na report ko na. So, para hindi nyo ma-miss talaga, subscribe nyo, hit yung notification bell. Mas okay, makikita namin ang mga video, sir. Mas okay talaga pag makita nyo yung video. Ang problema, bawal po. Wala po akong rights. At hindi po ganun yung channel na to. Unless ako mismo yung nando doon at kumukuha ng video. Miski nga doon, bawal kumuha ng video eh. So it is exclusive for Showtime. And then kung sino man yung nagbayad ng pay-per-view, bawal din i-rebroadcast. Boss, panalo ba si General Casimero? Babson, panalo po si General Casimero. Third round technical knockout. Dalawang beses po bumaksak si Duke Micah sa second round. Sa first round, kala ko maganda yung laban. Tinamaan niya sa chan ng hina. Sa third round, uppercut. Tapos, tinigil ng referee dahil no match. There are levels to this game. Kung natalo si Casimero dahil ba siya nakakahiya, eh hindi natalo, nanalo. So, good job. Sana napanood yung, napanood namin yung video, sir. Hanap na lang kayo sa matatapang na YouTuber na nagpa-post ng mga video highlights or full fight. Sasabihin ko sa inyo, panoodin nyo lang agad kasi afterwards, pag nakita yan ng PBC, down yan, shutdown pati YouTube minsan. May strike pa, baka mawala yung kita. Boss, ano po yung main event? Ang main event po, ito kakaiba yung card na to. Anyway, bago ko sagutin yan, round number 4 na po tayo, 2 minutes left, Juan Carlos Payano tsaka Daniel Roman po ang magkalaban. And 2-1 ang aking record. Medyo naiihi ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Siguro tatakbo ako pag nag-break after 1 minute, sisiyar lang ako, ha? Explain ko. So, ang ginawa ng Showtime, they did 2 cards. Ang tawag nila doon, 2 cards. So, yung first card tapos na, 7 o'clock nagsimula, General Casimero versus Duke Micah, si Daniel Roman, at saka yung Jermall at versus Derevyanchenko. Panalo po lahat ng mga champion, that's the first card. This is the second card. This is basically a 3-fight card, which means dito po lalaban naman si Luis Neri at Aaron Alameda. Sunod, and then of course, ito yung kay Payano at saka kay Roman. And then yung kapatid naman ni Jermall, na si Jermall, kakalabanin si Jason Rosario. 38 seconds, round number 4. Sir Pao, paggawa naman ng video yung interview ni Casimero ito. Try natin kung ano, kung pwede. Gagawa ko ng reaction video. I think that's the best thing. Thank you very much for suggesting. I think ayos yan. Sa mga inspiring YouTuber or sa mga gusto, there are po policy kasi na hindi basta-basta pwedeng gawin. So YouTube, if you want to have good standing. So this is the best thing that I can do is share to you what's happening in the fight. Reaction on the interview. Reaction on the interview. Let's see if, kaso baka i-ano tayo ng fight hub eh. Tingnan natin, gawa lang tayo ng konti. Tapos buuwi na natin. Alright, magsi-CR lang ako na mabilis, ha? Diyan lang kayo.
Aray, nakamit pala ako. Okay. May nanonood yata ng ano, ng laban ng Lakers, ha? Ah, mukhang lamang si ano, si Payano sa laban, ha? Mukhang lamang si Payano po. Alam mo, Naruto, sa totoo lang, ha? Ang nangyayari kasi, kailangan sumikat muna ng todo yung boxer bago siya pansinin ng mga big network. So, that's what's happening right now. And it's the hard fact. Round number 5 na po tayo, Daniel Roman versus Juan Carlos Payano. And this is your live commentary. Ako po si Pau Salud, sa mga hindi po nakakilala sa akin. Ako po ay commentator, announcer, vlogger, boxing influencer. At puro daldal lang ako. Sabi nga sa isang comment, nasa na yung video? Mumurahin ka pa. Eh, wala po tayong rights. Pasensya na, hindi pa tayo ganong kayaman eh. TV5 nga, wala eh. Ako pa. Okay. Thank you very much sa mga nanonood sa akin. Ako po ay nasa Maynila. Mga taga-saan po ba kayo? Sir Pao, nasa Lakers Live ang ibang viewers. Okay lang. Mahilig din ako sa basketball pero mas first love ko kasi yung boxing eh. So, that is why I'm here. Malapit na ba matapos yung ano yung live sa ano sa NBA? Sir Pao, nasa Lakers Live ang iba. Okay lang, okay lang. Third quarter pa lang pala, 84-82. Sana manalo pa Nuggets para humaba pa. Pero tingin ko Lakers ang mananalo dyan sa serie na yan. Pero Nuggets, grabe ah, 3-1. Nananalo sila. Anyway, back to this fight. Round number 5, 30 seconds left in the fight. Juan Carlos Payano is unleashing more powerful punches compared to Danny Roman at this stage of the fight. Sobrang saya ko kanina, no? Nung nanalo si, ano, si General Casimero. Ngayon, ang inaabangan ko yung second fight after this. Sana manalo si Neri. Kasi pag nanalo si Neri, tingnan natin kung patulan niya si General Casimero. Posibleng mangyari yon. Pero I doubt it eh. Baka hindi niya pansinin si, ano, si Casimero. Okay. Si Jermell Charlo is being shown right here. He is the main event of the second card. You know, kakaiba itong setup ng Showtime eh, no? Ginawa nilang dalawang card, parang dalawang event, tig-tatlong laban. So, kinonsider nila na main event sa first card, itong si Jermell, main event sa second card, ito si Jermell. Ano, Sir Pao, anong balita sa fight ni Neri? Next po ang fight ni Neri dito. Meron akong live na gagawin sa fight ni Neri. Punta nyo lang sa upcoming live stream, dun ko ilalive. Idol Pao, sino kalaban ni Magsayo? Si Gabalio at what's next para kay Paraga? Sige, habang ano, si Mark Magsayo, sandali ah, nakalimutang Jorge Solo something eh. So, late notice yung kalaban niya, but isang Mexican, it is considered as an activity fight. Hermosillo Roberto Rigoberto Hermosillo. Sandali ah. Parang may picture na ako nung isang araw eh. Pakita ko lang sa inyo kung nandito pa. Yan, ito yung picture ng kalaban niya. Bagong kalaban. Naggawa na ako ng reaction video pero hindi naman ito reaction video ng ano ng ano. Laban nito ni Juan Carlos Payano at saka ni Daniel Roman. Tinagot ko lang yung tanong mo, pare. Salamat. Round number 6 na tayo, ha? I expect this to go to the full distance because of the way these guys are fighting. So, hopefully, matapos na dahil gusto na, abang na ako kay Luis Neri. Luis Neri, there could be a knockout there. I think Luis Neri would win because yung kalaban ni Luis Neri, hindi ganun ka-experience. Parang yung kay Casimero, hindi rin ganun ka-experience. Magugulat siya kay Luis Neri. Anyway, Daniel Roman, Juan Carlos Payano battling it out here in the 6th round. This is a super bantamweight matchup. Non-title po. This is the only non-title fight on the card. Ako, nakikita ko parang lamang si Payano.
There could be an upset here. Parang feeling ko lamang si Payano, at least so far ha. Pero tumatama din itong Daniel Roman eh. Lamang talaga si Daniel Roman if you're gonna look at the paper. So Daniel Roman could probably be talagang edge dito. Baka interview nga may kasi meron. Try natin kung makasingit tayo. Malamang natakot. Japanese turtle ang tawag ngayon ni Casimiro kay ano, kay Inoue. ang ganda ng mga combination na binibitawan nito ni ano ni Juan Carlos Payano. Good combination. Ang ganda oh. Ganda na pasok niya. Now I know bakit Little Pacquiao ang tawag sa kanya. Southpaw. And maganda rin yung mga suntok niya eh, oh. Good body shot by Roman. Si Roman yung umatake ngayon. So, Juan Carlos Payano is relegated to counter-punching. Alam mo, ano, kakaiba na talaga yung panahon ngayon. No? 10 seconds. Tapusin ko lang yung round. Tapos may kukomment ako. 6 of 12. Uy, ganda na naman ang counter. Dalawa, pero isang magandang counter. Tapos na po ang round number 6. Tapos na ang first half. Alam mo, kakaiba yung panahon ngayon, no? Yung mga tao, na-appreciate ko talagang, alam ko, nakapapanood din ako kasi iSports Zone, pinapanood ko. Naka-ano lang siya, naka-ganito lang din. Tapos, pinapakita lang yung mga comment ng mga tao. Tapos, pinapanood siya ng mga tao. Kaiba na, no? We are called parang influencer in a way because wala kaming ganun kalaking pera para makabili ng rights. Pero hindi namin pwede mapakita. And this is the best way we can do it. Ang nangyayari dito, parang ano lang ba? Kwentuhan, parang interaction. This is how we connect to the world. Salamat ako sa mga supo-suporta at walang sawa sa mukha ko. Comment! Pawikan! Boss, kapag na-interview mo si Casimiro 2 hours, haha. May chance pa siguro si Angkahas kay Inoue para sa akin. Japanese turtle daw. Grabe talaga improve ni Casimiro power side. Lakas mo talaga, idol. Lagi kang panalo. Di naakit si Jerwin. Hindi pwede ipakita. Boss Pao, mas magandang matchup po talaga Inoue versus Casimiro. Kaya sana matuloy, sir. Exciting po. Mas makaka-excite panoorin, sir. Kaya sana ibigay na ni Tandang araw laban. Sir, Pao, ng laban niyang kahas. Wala pa pong date. Nasa Pilipinas pa siya. So wala pa talaga. Believe ako kay Casimiro pero need speed and head move and defense para kay Inoue. Yep. Okay, round number 7 tayo dito kay Roman at saka kay Juan Carlos Payano, yung mga nag-iintay po ng laban ni Luis Neri. Next na po after this, ikakat ko tong live na to. Doon ako sa isang live ko. Nandoon na po sa YouTube. Upcoming live stream. Pakisubscribe na lang po sa mga hindi pa na-subscribe. Saka sa mga kaibigan nyo po na hindi pa alam yung POWCAST Sports. Kung maaari po, pakikwento naman. At nang dumami yung subscribers natin at mas sipagin tayo. Okay, according to Steve Farhood, lamang po si Juan Carlos Payano, 58-56, 2 round. Ibig sabihin, close fight. Lamang si Payano. It could be an upset, ha? 7th round na tayo. Dalawang round ang lamang, ibig sabihin. Kung 6, 4 rounds to 2. Ang saya ng weekend, panalo tayo. Sobrang saya ng weekend. Thank you very much po sa mga sumusuporta sa POWCAST Sports at sa boxing. If you wanna join me and be a member, please do so by clicking join and you get a special badge. Juan Carlos Payano is doing really well. That's all I can say. Nag-predict ako na mananalo si Daniel Roman pero mukhang Juan Carlos Payano ang mananalo. Tama ako sa lahat kasi doon ako sa upside. Eh. That's the safest side if you want to predict it. But this is certainly good. Nakikita ko yung isang judge doon sa labas nakatayo. Nakatayo ba yun? O galaw siya ng galaw eh. Sinisilip niya maigi eh. Oh. Ganda ng uppercut. Ganda ng countering dito ni Juan Carlos Payano. He's very experienced and is showing that he still belong on the top of the food chain. I think this is a title eliminator. So maybe makalaban ni Luis Neri ulit yung mananalo dito.
Nakakap ako kasi yung buho ko ang guli. Mamaya ako magbabasa ng comment, guys. Ha? 19 seconds, 18 seconds, magbabasa na ako ng comment. Thank you very much again for all of the support and sa lahat po ng nanonood ngayon at nagtsatsaga sa ating parang radio kind of broadcast coverage ng laban po ni Juan Carlos Payano at Daniel Roman. Wala pong Pilipino dito, pero ito po ay division na posibleng makalaban ng mga Pilipino. Okay, let's go. Shout out naman, Mary Jane Cosme, thank you very much. Isa po sa member ko yan. Thank you very much for supporting me. Salamat for being a POWCaster member. Alam ko masaya ka dahil panalo tayo. Thank you, Mary Jane. May mas gusto ko si Neri Casimero. Pa-shoutout, Boss Pao, Jay Belano. Move on na tayo kay Casimero. Kay mag-sayo naman tayo, mag-aabang. Ayan naman, papainitin natin. Alam mo kasi, minsan napapagilitan ako isa na hindi maintindihan sa mga tao. Hina-hype mo ng todo yan, hina-hype mo ng todo yan. Eh talagang ina-hype ko. Eh kasi ako, hype talaga ako. Tayo na, hype ko yung mga boksingero para mas ma-excite yung mga tao. Kung matalo, eh wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Yes, iba si isa pa si Magsayo. Next week na po, October 4 ha. Malapit na rin laban ni Magsayo. Yes, love you. Shout out, Pinoy Heavy Truck Official. Pwede shout out, Sergeant Colobong, Corporal Sabal, PFC Mabayo, CAA na dun sa CAA Alangkas. Salamat po sir. Saludo ako sa iyo, Robert Sabal, sa inyong mga sundalo ba itong mga to? Thank you very much, Magsayo. But sa iba, tapos na ang Jermel Charlo. Tapos na po ang Jermel Charlo. Lance Paraiso, tapos na ang Jermel Charlo. Ang hindi tapos, yung Jermel. And Juan Carlos Payano is teeing off here in round number 8. Kaka-shoutout ko. Ang ganda ng mga pinapakawala ni Juan Carlos Payano. Juan Carlos Payano is considered the underdog against Danny Roman here. Maybe slim underdog and he's doing really well and I think he's winning the fight. Juan Carlos Payano could, if he continues to do what he's doing right now, yung mga jab niya, yung mga counter-punching niya, siguro siya manalo. Sana sunod na makalaban ni Payano si Raymar Gabal. Good morning, Sir Pao. Open ko lang. Ano balita sa laban ni Idol Casimero? Late ka na, pare, ha? Panalo po si Janver Casimero. Third round, technical knockout. Dalawang beses bumagsak po ang kanyang kalaban na si Duke Maika. Sa pangatlo, yung uppercut, eh, tinigil na. At wala na sa wisho itong si Duke Maika. Daniel Roman, Juan Carlos Payano, round number 8, non-title fight, super bantamweight, that's 122 division. This fight is happening in the Uncasville, in Connecticut. Mohegan Sun is the name of the hotel. Juan Carlos Payano, good straight hand, 46 seconds left in the 8th round. And I'm practicing being a commentator from 7 a.m. in the morning. Now it's about 11 a.m. near the lunchtime. At alam mo, nag-breakfast ako habang nag-commentate. Well, at least in the middle of the fight. Full-time YouTuber. Kailangan kumita. But hopefully you're enjoying 19 seconds left, round number 8. I'm bringing you the action. I cannot show you the fight. You already know why. But for some people that still doesn't understand, doesn't know, we can't show the fight. We don't have any rights. And we want to make sure that this channel stays legit, stay original. So mga mamimintis, Baby Pacquiao alias ni Payano. Haha, no match kay Casimero Boss, Sir Pao, Idol, Shirley. Pasharot, Sir Pao, Oding. Idol, Sir Pao, makakalaban ni Gabalio. Sana. Shout out naman ako dyan, Sir. Pag nagstay si Payano sa 122, hindi na siya makakalaban ni Gabalio. Sir Pao, para sa akin, si Inoue at Casimero na magharap, sa tingin ko kailangan maging mabilis ni Cuadro alas sapagkat si Inoue ay mabilis saka sa head movement. Kayang-kaya ni Casimero. Sir Pao, no match. Okay lang sa akin makalaban ni Casimero si Luis Neri. Kayang-kaya niya kasi Casimero. Kayang-kaya niya. Sa laro ni Casimero mukhang siya talagang malaking kontra sa kay Inoue. Subok. Subok na ang pangan at budigay ni Casimero. Boss, laban sana uli si Casimero December dyan sa Amerika. Sir, update naman, sino nanalo kay Jermel? Jermel nanalo kay Derevyanchenko. Yung Jermel versus Rosario, pangalawang laban pa after this. Hopefully manalo si Casimero kay Inoue, kung matutuloy. Pasharot, late.
Tuwan-tuwa mga taga-Leyte. Mamaya uli ah. The round number 9, 2 minutes and 47 seconds. Just the start of the round. Baby Pacquiao, pero nakasulat dito sa likod ng trunks ni Juan Carlos Payano, the machine. Daniel Roman with good combination and ended with the left right straight to the head. Napalayo dun si Payano. Ay, nako, kailangan ko na mag-exercise. Nakakapagod ng nakaupo ng matagal. 227 people watching on YouTube. Ay, huwag nyo kalimutan ha, Boxing Talk Pilipinas Fans Night, mamayang 9 p.m. Uy, na-counter si Payano doon with the right. Ang ganda ng mga pasok ni Payano pero ngayon naka-counter siya. Kanina siya yung counter-puncher and I think he should stay as a counter-puncher because he's very effective in counter-punching. He knows what he's doing. Let's see. Juan Carlos Payano, last spot, Luis Neri. Ito po yung lalaban mamaya after this. Si Luis Neri, yung hinahamon po ni Janvier Casimero. But he's looking good. He's looking very well focused and with the maintain and calculated. Parang ilang beses ko nagamit yung calculated ngayon. Yung counter niya ngayon, parang hindi siya maka-counter. Oops, 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 corner. Nag-break silang dalawa. Okay. Uy! Pasok! Ang pasok, body shot, pasok. Ganda naman ng counter talaga ni Payano. Kaso, Roman is keeping Payano busy with a lot of combination coming in. And I think he should continue to do that because what happens is if he is attacking Daniel Roman and if he's just unleashing one, two, or three punches combination, he gets countered. But if he followed up with the fourth and the fifth one, that's when he hits Payano. And Payano, nawawala yung, ano niya, yung timing at saka hindi siya nakaka-counter na maayos. Kasi yung mga counter ni Payano is 1-2 punch eh. But it is solid and that's why he's getting, kumbaga, he's getting the scorecard so far. And I think Payano is winning the last two or three rounds because of that. So that's veteran move. Yan, no? Yung uppercut, oh. Ang ganda eh. Ang ganda na. Yung bitaw ni Payano, mas ano siya, parang mas impressive tingnan. So, which is, what could happen is that, ito yung mag-convince. Ayan, oh, 1-2-3, pasok. 1-2, pasok. 5 seconds left, round number 9. As expected, this may go to round number 12. And that's the end of round number time. We go back. We go to the shoutouts. Dali ah. Isipin nyo na lang, kanina pa akong 7 o'clock salita ng salita. So join na kayo sa aking POWCAST Sports Membership. At saka, kung gusto nyo akong pakapihin, pwede rin. Soldier of the Republic, thank you so much for your service of our nation. Sir Pao, magsayo no match din easy. Kaya po yung lumaban ni Casimero matapos noong taon. Di man lang siya pinawisan. But panalo si Jermall Charlo kay Derevyanchenko. Panalo po, unanimous decision, si Jermall Charlo kay Derevyanchenko. Masyado maliit yung Derevyanchenko. Sir, sana po mag-live rin po kapag laban na ni Lumachenko at Lopez. Try natin. Sir, pa-shoutout, Sampalok, Tanay Rizal, Bobby, Senko, lahat lahat ng tamaan ni Casimero sa punong tenga. Bawal talaga. Sir Pao, tapos na ba laban yung kay Luis Neri? Next po. I think baka matutuloy ayon sa research ko. I think so matutuloy. Nagawa na rin ako. May copyright pa ang bagong labas kaya hindi pwedeng guys kanya. Maintindihan natin. Sir Pao Neri Almeida, next dyan. Yes, next. Sino po ang lamang sa sarili niyo pong scorecard? Si Payano po ang lamang para sa akin. Round number 10 na. Pag pinanalo to ni Payano, upset to. Ang ganda kasi ng mga counter ni Payano. He looks very conditioned here. He is 36 years old against 30 years old Daniel Roman, ha? So, 87-84 ang score ni Steve Farhood. And I agree with that.
Oh, nice. Ano yung laban ah? Very close. Good match. Actually, ang ganda ng ano ng fight card nila. Well, I hate to say this, pero yung mga ibang ano fight card, meron sobrang one-sided talaga eh. Parang iintay mo na lang kailan mananalo eh. Pero this one, very good, including this one, Daniel Roman and Juan Carlos Payano. And they're slugging it out in the corner in the 10th round, 1 minute and 34 seconds. Palitan sila sa corner ng suntok para yung nakatama. Scheduled for 12, 122 pounds. Payano, uppercut, good. Napayakap siya. Daniel Roman, gusto makawala. 1-2 punch combination. Nakatama siya kay Payano. And Payano retaliate with the uppercut. Medyo wide, a little bit wide, but not wild. All right. 1 minute. Looks like natamaan yata si Payano sa mata. Pero nakapikit na umuurong-urong siya. Parang bothered siya ng konti dito. Si Payano. And this is a very important round, round number 10 to 12. This the last three round because the fight is not decided yet because it's just two rounds or three rounds gap. So, lamang si Payano. So, this is a must-win round for Roman. And Payano, of course, in order to seal the win by a decision or by a decision, he needs to win the last three rounds. But he is on the rider seat here. And he is, I think, even if he's the one countering, he's controlling the fight. This is, I'm going to explain to you how, what's happening here. 15 seconds, sandali lang, tapusin na natin itong round number 10. Ang ganda eh. Yun oh, counter na naman oh. Nakakatama din naman si Roman, pero sabi ko sa inyo nakaka-counter eh. Okay, end of round number 10. That could be a Payano round. Okay. So, here's what's happening. Explain ko ulit and I want to share this to you. And if may natutunan kang value, please give me a like and make sure na subscribe ka and hit that notification bell. So, I attended seminar for WBC and this is how you judge the fight. Domination, damage, and disruption. Domination is very easy. It's not very easy. It's the easy because you can see who's dominating the fight. Damage is if you see the face, yung ng kalaban, kung basag-basag na ba yung mukha. So, one way to score the fight. And the last one is the hardest one. Maybe this is one thing na ginagawa ngayon ni Juan Carlos Payano, which is basically disruption. Which means kung ikaw yung, ito yung ginagawa din ni Floyd Mayweather eh. Kung ikaw yung inaatake ka ng inaatake at yung umaatake sa'yo ay hindi makatama at nahihirapan gawin yung plan nila, that's disruption. You score that to the defensive fighter. And Floyd Mayweather is very good at that. Round number 11. Sorry, hindi na ako napagbasa ng shoutouts. Coming up, Luis Neri, sa isang live. Doon tayo magkita-kita ha sa upcoming live stream. Baka may hindi pa nakasubscribe. Round number 11 na po tayo. A must-win round for either fighter. Non-title shot, 122 pounds. Sa Connecticut ito, sa east side. So kung 11 o'clock sa atin, 11 o'clock ng gabi sa kanila. Nagpupuyat na sila. Roman needs to pressure a little bit. Kasi ano siya eh, nag-aabol siya dito. Pero parang wala nga masyadong siyang ginagawa. I'm not sure exactly. Payano is still countering. Good uppercut there. Doon talaga nasisway yung judge eh. Kulang yung atake nito ni Roman. Ganda. Very close fight. Could go either way. Daniel Roman, still the one attacking.
alam mo, pag ito ay nagtuloy-tuloy ng ganito, it's gonna be, kumbaga, frustrating for either fighter if they lose. Kasi it's a close fight eh. It's para sa akin, that's the hardest fight to lose if you almost win kaysa sa knockout or sa one-sided fight. Kasi alam mo, talo kayo. Pag matatalo ka ng mga split decision or unanimous decision na close talaga, that's the, ano, lalo na pag tingin mo lamang ka, that's the hardest to accept. Juan Carlos Payano, countering, backpedaling, right hook, because he's a southpaw. Daniel Roman, convincing the judges here that he should get the round, and I think he got the last round as well. Because he's being aggressive, I don't know if Payano thinks that he's way ahead. He should not do that, and he should just continue to counter and unleash those punches. Nag-aabang-abang siya ngayon ng counter. Wala masyadong nangyari. And round number 11, big question mark. Congrats, Idol General Casimero, Luis Neri, Alameda, Sir Sino Panalo. Next po, abangan nyo doon sa next chat ko, upcoming live stream. Eh, mag-notify na kayo doon para pagkatapos nito, doon naman ako mag-livestream. Luis Neri, next. Well done, Sir Pao. Congrats, Quadro. Alas, proud Pinoy. Thanks, Sir Pao, Powcast. Update sa Lakers Nuggets. Kailin mo talaga, Idol, kasi mero. Idol, nag-upload na si Quadro Alas sa press conference niya after the fight. Malulutong mga sinabi niya. The monster. Yeah. Salamat. Shout out sa mga OFW, family, go, Pinoy Pride. Naku, nag-skip. $10 super sticker, talagang ano, thank you very much ha. Sige mo talaga, Idol, mag-coverage ng boxing. Thank you. Na-skip ko yung iba, sorry po. Sorry po. Ang dami na kasi, gusto ko madaanan lahat eh. Okay. Ito na, round number 12. As expected. Tingnan natin ha. Payano still the one countering. Ang ganda ng mga counter niya kanina, pero mukhang ngayon medyo mas marami yung activity nito ni Daniel Roman or Danny Roman, which could convince the judge as I'm saying. Danny Roman, 3 rounds binigay sa kanya ni, ano, wow, 104-105 ang score ni Steve Farhood. Which means it is really close. So, whoever wins the round number 12 would probably win the fight. So, focus lang muna ako dito, ah. Okay, ito, bumibitaw ito si Payano. He needs a solid showing here, round number 12. Both of them. 1:46 seconds. Umiikot-ikot itong si, ano, si Payano. Hindi ko alam kung nang ginagawa niya eh. Uy, sapul siya doon. Yun ang telling punch of the round. And if hindi nakabawi itong si Payano, this could go to Daniel Roman. And Daniel Roman could end up being the winner here. So far, ha? So, isa pa pala sa pag-score, ang turo sa akin, meron kang ruler, tapos nasa gitna yung 10-10. So, ginagalaw-galaw mo siya. Kumari, nandito sa gitna. 10-9 in favor of Payano. Bumabawi si Payano. And, wala bang si Roman? Ganun. 1 minute left. 12 rounds. Last and final round. I would say championship round, pero it's not a championship fight. 50 seconds. Daniel Roman showing aggressiveness. Juan Carlos Payano showing patience, waiting to counter. And if that is the case, lamang yung... Uy! Nakatama lang. Ay, galing. Uy! I think Roman itong round na to. Nagkamali dito si Payano. Sa totoo lang, tingin ko lang ha. I don't know, but he feels that he won the fight maybe. Payano,
And this could be a mistake. I think it's a mistake. But let's see. Uy! Yun, baksak pa. Wala, 10-9 pa rin yun. I think... Natamaan pa, baksak pa si Payano. Alright, tapos na. That convinced the judge na panalo si Roman sa 12 rounds. AG Sports, hello! Congrats. Yes, 122 po si Payano. Boss pa, pwede po ba ma-interview sino nito? Try natin. Last fight na ba talaga ni Pekka? Sabi niya dati sa Philippine Arena, last fight niya. And depende talaga yan kung may pera. Ang boxer po, mahilig mag-retire. Mahilig bumalik. What round na? 12 rounds na po. Double down, Sir Pao. God bless. Thank you. Thank you. Round 12. Boss Pao, balita ano nito. Bali, December 12 po, laban nila. Thanks sa live chat. Idol, salamat sa live commentary mo. God bless you. Thank you very much po. Kailan babalik sa showbiz si Victor Neri? Ah, baka bukas. Roman won by a split decision. Hindi pa alam. Hindi ko pa alam. Late sa akin ng konti. Tingnan natin. Luis Neri, next na ha. I think Roman wins this one. Nagkamali ng strategy itong si Payano, I think. Nag-relax siya. Ay, nako. Nagkang ng konti. Luis Neri next doon sa isa kong live. Abangan nyo na lang, ha? Napapagod na ako, pare. Hindi ako sinisipon. Pagod na ako. May dalawa pa ang laban. Ito yung mga commentator sa Pilipinas. Isipin mo, 8 bouts. Ganong kadami. Or 10 bouts. Paano kung puro 12 rounds pa? Sobrang ubos na yung energy mo sa bandang huli. Salamat! Salamat kay Mary Jane na lagi nagsisend sa akin ng cash. Thank you po. We're waiting for the winner. Panalo po si Charlo Brothers, bro. Sino doon? Kung si Jermal, panalo po siya kay Derebyanchenko. Yun. Anong round na ako? Si Doc Micah. Ha? Talo na si Doc Micah. Third round TKO, parang Eddie Bautista. Talo po. Panalo na po si General Casimero. Sino doon? Yung isang Charlo Brother, mamaya pa si Jermel kay Rosario. Luis Neri is next on this one. Si Jermal panalo. Si Brandon Figueroa panalo, General Casimero panalo. Ito na, Jimmy Lennon. Tell you the score. Unanimous decision. Unanimous decision po, panalo po si Daniel Roman. Unanimous decision, 116-112. To tell you honestly, here's my last say on this one before I go to my next live stream. I just don't understand po kung bakit nagko-host itong si Juan Carlos Payano sa last 4 or 5 rounds. He was winning the fight because of the counter-punching. And then nag-coast siya. Big sabihin ko, relax. Parang wala siyang sense of urgency. Kumbaga eh, parang ayaw manalo. Samantalang si Daniel Roman, atake ng atake. Kita mo to, last 4 rounds, binigay niya sa ni Steve Farhood, binigay niya lahat kay Danny Roman. So,
That means si Danny Roman or si Daniel Roman po ang nanalo dito, 116-112 on all of the judges. So, ngayon po, sunod na po yung kay Luis Neri. Punta tayo sa kabilang live chat. Papahinga muna ako ng a few minutes. But samahan niyo ako dun sa kabila. Ha? Pwede na kayo pumunta doon. Pwede na kayo tumambay. Mag-comment na kayo. 9 PM, mamaya-maya uli. Ako po si Pao Salud, ang POWCAST SPORTS. Baka hindi ka pa nakasubscribe. Subscribe ka na, Luis Neri, dun sa isang chat. Salamat! Parang gusto ko mag-outro dito eh. Mag-outro nga tayo. POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.